guys! Shoutout sa lahat and hello everyone! Kumusta po kayong lahat? Naway, nasa mabuting kalagayan po. Update tayo sa The World Between Us. Pero bago ang lahat, don't forget to subscribe my channel mga kajay. Alright, ngayon gabi pag-usapan natin ang lalong tumitindi dito lamang sa The World Between Us. Last 3 weeks na lang po. The Way Back. Successful talaga itong si Luisa, mga negosyo niya. Naalala niyo ba ang the next company na pagmamay-ari nila ni Audrey? Isa sa pinakamalaking share itong si Louie Asuncion. Ginagawa talaga niya ang lahat nang sa ganon is pabagsakin niya itong Prime Mobile na pagmamay-ari nga ngayon ni Brian. Di ba si Brian ang namamahala dito mula na namatay dito si Madam Rachel. So, itong kaibigan dito ni Louie na si Pitoy is nandoon na rin kasi ito si Pitoy nagtrabaho sa next company. Pero itong si V na itong babae dito is talagang kinausap ito ni Louie na maiwan lang siya sa Prime Mobile para siya yung mata dito ni Louie sa lahat ng mga kinikilos ni Brian. Kumbaga siya isa siyang spy. So ayaw na ayaw talaga ni Vido na maiwan sa Prime Mobile pero pinakiusapan nga ito ni Louie. Siyempre mahirapan naman si Louie kung wala talaga silang tao doon or wala silang mata. So ang utos ni Louie is lahat ng mga ebidensya laban dito kay Brian is iponin lang yun ni V. Kasi pag darating na talaga yung perfect time is doon sila aatake. Ngayon kasi is priority ni Louie itong si Eric. So sa pagbalik ni Leia dito sa Pinas nga kasama nga itong si Eric is itong kasi si Brian ngayon is nawala siya sa focus sa company kasi ito kasi si Jackie is kumbaga hindi na kasi niya maintindihan itong asawa niyang si Brian kasi 'di ba bumalik na sa dating bisyo at hindi na yung dating Brian na minahal niya kaya naman itong si Jackie is umuwi ito ng Cebu at doon is gusto na ni Jackie na makipaghiwalay dito sa asawa niyang si Brian at gusto na rin niya mag-file ng annulment ng sa ganon is maging legal yung hiwalayan ng dalawa. So hindi pumayag itong si Brian kaya nga tinawagan niya itong kapatid niya at itong si Eric na kailangan nilang umuwi dito sa Pilipinas kasi gusto kasi niya humingi dito ng tulong sa dalawa. Tapos nadatnan nga ng dalawa itong si Brian is wala sa sarili kasi nga kakaproblema dito kay Jackie. At doon, ito yung pagkakataon talaga ni Louie na syempre wala sa focus itong si Brian ngayon. Ang gusto kasi mangyari ni Louie is pabagsakin yung Prime Mobile. Nang saga doon, syempre babagsak itong si Brian and then next na dito sila ni Eric. Pero alam nyo ba kung ano talaga ang pinakaano ni Louie? Yung Prime Mobile, gusto niya siya ang hahawak niyon tulad ng sinasabi ni Madam Rachel. Kasi nga diba hindi dito nararapat kay Brian dahil isa siyang mamamatay tao at traitor. So nararapat lang talaga na ang may karapatan dito is si Louie at saka si Leia. So ayun nga mga kajay, napakaganda ang plano dito ni Louie laban dito sa dalawa niyang mahigpit na kalaban. So samantala itong si Leia is kumuha din dito ng bodyguard itong si Eric at saka si Brian para nga hindi malapitan itong si Leia ni Louie ng basta-basta. Kaya syempre wala naman dito magagawa si Leia kasi sunod-sunura naman dito kay Eric. So sabi ni Brian na bakit pa kailangan umuwi ni Leia dito sa Pilipinas? Ipaano pag nagkita sila ni Louie? Syempre manumbalik yun, 'di ba? So kampante itong si Eric. So bakit kaya? No? Bakit kaya kampante si Eric na sa pagbalik ni Leia ngayon sa Pilipinas? Dati naman is takot na takot siya na makita nga lang ni Louie itong si Leia. Ano kayang mayroon dito, no? Hawa kaya ni Eric itong si Leia sa liig? Well, malalaman natin yan, di ba? So, ang abangan natin bukas mga kazay kasi nga, ito kasi si Leia is pumunta ng Prime Mobile. Kaya nagmamadali itong si Louie na magkita silang dalawa. Ang tanong, magkita pa kaya?
Lalo na ngayon, si Louie at saka si Audrey is nagkaroon ng first kiss. Amen. So, thank you so much mga kajay. So, doon po sa lahat po na nasalanta ngayon ng bagyo, no? So, hanggang ngayon mga kajay, so, wala pa rin ako contact sa pamilya ko. So, 6 days na po ang dumipas. Wala pa rin. So, di ko alam kung paano, no? Malungkot. So, magdadasal halos every time nagdadasal ako na sana ligtas yung pamilya ko, no? So, gusto ko talaga na magkaroon ng update about sa pamilya ko kasi wala talaga hanggang ngayon. So, alam naman natin ang balita sa TV is marami talaga na lugar na wala pa talaga, hindi, wala pang kuryente, no? So, hopefully, sana bukas is mayroon na akong update sa pamilya ko doon. Kasi guys, hindi talaga matahimik yung isip ko na walang update, lalo na is side ko yun, diba? Pamilya ko yun, mga kapatid ko at papa ko. So, napakahirap yung mag-antay ka na lang ng ano na wala talagang update. So, yun, patuloy tayo mga kasay sa pagdasal sa mga tao na salanta ngayon na ang pagbango nila, diba? Tapos sana wala ng trahedya pa na mangyari, lalo na ngayon is may namumuuna naman na masamang panahon doon din part sa amin ng Mindanao. Sana mawala na yun, no? Para napakakalungkot talaga isipin sa nangyari ngayon. Napakadami talaga na salanta ng bagyong Odette, no? So, napakadaming lugar ang nag-ano ngayon, nahihirapan. Tapos, yun, nagpasalamat din ako sa mga tao na ganun, diba? So, thank you so much mga kajay, and ingat kayo palagi, and God bless everyone. Bye-bye!